What's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Melvin's Tutorial. Now guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, hit the subscribe button and click the notification bell all para lagi kayong updated guys sa ating mga upload videos sa channel na to. No? Ang channel nito is about tutorial po. Now guys, ang ating tutorial ay paano ba natin gagamitin ng Eken or basic tutorial po sa ating pong Eken H9R na GoPro po. Ano yung 4K Ultra HD. Ayun guys. So, una, ang gagawin natin guys, marireceive nyo po ang Eken ng ganito ang itsura. So, nakabox po siya. Ito po yung box niya. Makikita natin. Yan po. But now guys, ang gagawin natin ay ilalagay natin SD card. Hahanapin natin yung mga settings. Ayun. So, ang unahin natin guys ay, syempre, pag nakaganito, ito po yung cover niya para po maging waterproof siya. Ano? Makikita nyo, naka-cover siya. Pwede nyo po siyang i-switch on. Kahit po naka-cover siya, andito po ang switch. Camera on. Ito po yung lens niya. Itong part na to. And ito po yung ano po niya, parang control. Tapos ito po yung up and down niya. And ito po yung screen niya, no? So ngayon guys, tatanggalin natin tong cover niya first. Ililift lang natin to guys. So ililift lang natin to. Ayan. So kung ibabalik niyo guys, ibabalik niyo siya. Ganito lang po ang gagawin niyo kung ibabalik niyo siya. Ayan. Babalik niyo siya ng ganyan. Tapos push niyo lang po. So pag i-open niyo siya guys, lift niyo lang uli. Ayan, tapos tanggalin niyo po yung inyo po camera, ayan. So ito po yung camera natin guys, no. So ang power button po niya ay nandito po sa front cam. Ayan po, makikita niyo po yung power button niya, no. So ngayon guys, i-insert natin ngayon yung ating memory. Ito po yung charging niya, ano yung mga cord niya. Ayan po. Ngayon guys, sa battery niya, nandito po ang battery sa baba, bottom, ayan po. I-lift up lang niyo lang ito guys para makita niyo yung battery niya na ayan po, ano. So ayan. Close natin muna. Tapos ngayon guys, pag isi-switch on nyo siya, ito po yung ating pong switch button, no? Makikita nyo dito, ayan po. Long press nyo lang guys. Then, ayan po. Makikita nyo guys, nag-red light. Ibig sabihin, naka-switch on na po siya. Makikita nyo, nandito po yung ating pong monitor. So, nakalagay din no card. So, ngayon guys, mag-insert tayo ng card sa kanya. Makikita natin dito sa side guys. Ayan po, wait lang. Focus natin. Ayan po. Makikita nyo guys dyan. Ayan po yung card. Ano? Ito po. Ito. Ayan. So ngayon guys, kailangan nyo ng micro SD para po i-insert po yung inyong card. So baliktarin natin. Ganito po. Ayan. So para po siyang may spring, no? Ayan. So ibig sabihin, naka-ano na po siya, naka-insert na po. Pag gusto nyo tanggalin, i-press nyo, i-push nyo lang uli para matanggal yung SD card. So ayan. So pag ganito guys, ano? Ayan po, yung Eken ninyo, tapos lagay nyo dito yung SIM card, yung inyong SD card. So, ayan po. So, ngayon guys, i-switch on natin siya. Long press natin itong power button. Alright. Tapos, mag-take tayo guys ng video. Ayan po yung video niya. So, pag-take ng video guys, iti-take muna natin video. Ito po yung pipindutin natin to take a video. Ayan po, makikita nyo po dito, nagre-recording na siya. So, to stop that video po, ito rin po yung inyo pong ipipress. So, ayan na. And now naman guys, ang gagawin natin pa, ano ba mag-take ng photos po, hanapin nyo yung camera niya. Ang gagawin nyo guys, itong power button, ipipindutin nyo lang po siya ng pipindutin, ano? Pindutin nyo ng isa, yung power button. Makikita nyo guys, dyan nakalagay ay camera, ayan po. So, to take a photos po, pipindutin nyo lang uli ito. Alright, that's our photos, no? Ayan, masisave na po yun doon sa ating SD card. Now guys, paano nyo ba hanapin yung inyo pong photos and videos? And of course, yung mga settings po ng inyo pong GoPro. So, ang gagawin nyo lang guys, ito lagi ang pipindutin nyo para po to find the settings that you want. For example, first press ko po ay nandito po tayo sa 20 MP wide po. Ano nakalagay dito? Ano guys? Press uli natin, lalabas dito ay 20 MP wide. Another press po dito sa ating power button. Makikita nyo dito yung settings. Another press, makikita nyo uli yung video. Ano? Okay, video setting. So ito naman guys, ang gagawin nyo, long press nyo lang ito guys. Ayan po, shutter siya, no? Para siyang shutter. Hindi ko alam kung anong tawag doon, pero I think it's a shutter. Ayan. So, ito po yung setting niya, guys. No, pag nandito na kayo sa setting, pindutin nyo lang po itong nasa taas. Ito po nasa upper part. Ayan po, maglalabas dito yung video resolution niya. So, para ma-open nyo po yung video resolution niya at malaman nyo kung anong gusto nyo yung video resolution, pipindutin nyo uli ito.
So pagpindot nyo, andyan po yung mga option, no? May 4K, 27K, may 1080p, ayan po. So okay na sa akin yan. Tapos ito guys yung mga looping nya, looping ng video, open natin. Ayan, makikita nyo dyan guys, pindutin ko ulit ito para bumalik. Timestamp, exposure, ayan po yung mga exposure nya, kung alin po ang gusto ninyong exposure, no? Pindutin nyo lang dito sa gilid. So babalik yan doon sa pinaka taas nya. Alright, tapos pindutin nyo uli ito, no? And baba uli, and dyan mayroon photo resolution, burst, time lapse, continuous lapse, ayan, frequency, power frequency, language, date, sound indicator, ayan, upside down, and format po, ano, reset version, and babalik po siya. Pag ano guys, ituloy-tuloy nyo lang po yung pagbaba dito, yung pag-control dito para mapunta siya sa setting, no? Yung sa expo ng setting para makalabas kayo ng setting. So, pindutin nyo uli yung sa taas para makalabas kayo ng setting. Then, ayun guys, kung gusto nyo naman guys, mahanap yung folder ninyo ng inyo pong mga photos and videos, ang gagawin nyo lang guys, ay pipindutin nyo nga itong ano, power button. Yan po yung menu, ano nyo, scroller. Ayan po. Continue lang guys. Makikita nyo guys dito itong part na to, ano? So, ayan po yung sign niya. So, ang gagawin nyo guys, arrow up lang kayo, ano? Try nyo mag-arrow up. Then, lalabas po ito. Ito po yung ano, folder ng inyong videos. Ito po yung folder ng inyong photos. So, para ma-open po yung videos, ano, folder ninyo, pipindutin nyo itong nasa upper button. Ayan. Ayan po yung mga videos ninyo. So, you have two videos po, ano? Para po ma-adjust, kung alam nyo, kung alin yung gusto nyo i-play na videos, pipindutin nyo lang po itong nasa side na to na dalawa, ano? Itong nasa side na to. So, paano kayo makakalabas guys? Pipindutin nyo lang uli itong nasa ano, power button. Ayan, pipindutin nyo yung power button para makalabas kayo guys, no? Itong power button para makaalis kayo dun sa folder ng inyo pong video. Tapos, punta kayo dun sa folder ng photos ninyo. Ito po ang pipindutin nyo. Baba nyo lang siya. Tapos, pindutin nyo itong nasa upper part. Tapos, ayan po. So, ayan po yung mga photos nyo. We have 16 photos po, ano? So, to find the photos that you want po, ito lang po yung pipindutin nyo itong part na to, no? So, ayan po yung mga photos natin, no? Ayan po siya. So, tapos guys, para makalabas kayo dito po sa folder na to, ang pipindutin nyo lang po ay uli itong power button. Pindutin nyo lang. Pindut nyo uli. Para makalabas kayo. Alright, so, ayun naman guys. Guys, additional din, ano, sa mga hindi pa po, halimbawa, gusto nyo guys ng holder, wala kayong holder or sticks to, ano, use po for your vlogging. For example, gusto nyo siyang gamitin for vlogging, ang gagawin nyo naman guys, ay may, kung mayroon po kayo dyang, tinatawag dito na selfie stick, ito makikita nyo guys dito, mayroon ako ditong selfie stick, no? Ayun guys, mayroon ako ditong selfie stick, makikita nyo, it's a cellphone and holder. Para po sa, ayan po sa may hiling mag-selfie at may hiling mag-vlog. But guys, gagamitin natin siya for our GoPro, no? So, ang gagawin ko guys, ay tatanggalin ko lang to. Makikita nyo guys dito, mayroon po dito connector. Hindi ko alam tawag dito, parang, ayan po, nakakonect siya dito. So, tatanggalin ko lang siya. Alright? Tapos, ito ngayon guys, itong GoPro ninyo, mayroon po kayong sa inyo pong ano, box, may makikita po kayong ganito, no? So, ito po yung gagamitin natin. Isasalpak lang natin ito guys dito. Makikita nyo. Dapat nakatalikod siya. Alright? So, ilalagay nyo siya dito. Ayan. Kailangan nakapit po siya. Then, ito guys, dito nyo ikakabit para sa inyo pong GoPro, no? Alright. So, ikot nyo lang siya guys para maikabit nyo siya. Ayan. Mayroon na po kayong sticks for your GoPro, no? Ayan po. Then, pwede na kayo mag-start mag-vlog, no? Alright. So, ayun guys, yung testing, iti-test natin ito underwater next time. So, I will post the video here po sa ating pong channel kung ano po ang magiging itsura niya underwater. So, see you again next time guys. Love you all.